Yon eh, nagbabalik na naman ulit tayo, ano ho? Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat, ano ho? Ay siya, ay kamusta ho kayo? At kung nasaan mang sulok ho kayo ng mundo, ay kamusta ho kayong lahat? Abay, mag-hi muna kayo! Utoy! Yan, mahal na rin na! Ay siya, masayang araw ho ng Biyernes sa ating lahat, ano ho? Ngayon ho'y alas 4 ng hapon, pupunta ho kami ng Calgary. Bakit ho? Dahil bukas ho, pupunta ho kami doon sa tinatawag na Calgary Stampede, ano ho? Pero sa time ho namin makakapunta at makakapanood ng mga pangyayari doon, ano ho? Eh, doon ho kami matutulog ngayon kina Tito Jason sa aming kaibigan at para bukas, makapunta agad ng mas maaga, ano ho? Ay siya, ay samahan niyo ho uli kami sa aming paglalakbay, ano ho? Yun, natakbo na ho tayo, ano ho? Bali, on the way na ho tayo sa Calgary, ano? Ito ho, napakaganda ho ng weather. Mainit siya, pero sakto lang ho naman. Hindi ho kagaya ng mga nakaraang araw na talagang kuwan eh. Sobrang init ho, ano? Bali, kilalampas lang ho natin ang kuwan ng lidok. Yan. Ay tawag ho doon, maisingit ho lang ho. Eh, nakakalungkot ho na balita. Sa mga hindi ho nakakaalam, ano? Ang pinanggalingan ko hong probinsya ay Newfoundland and Labrador, ano ho? Tapos yung pinanggalingan ko na city, kung saan ho kami nanggaling, ano ho, bago lumipat dito sa Edmonton, Alberta, ay pinapalikas ho ang mga kasamahan ho namin doon sa Labrador City ho, dahil parang force evacuation, dahil ho may wildfire, ano ho? Talaga ho nakakalungkot at nakita ho namin sa mga post sa Facebook at saka doon sa mga sinesend sa amin ng aming mga kaibigan na nanadoon pa ay talaga hong palaki ho ng palaki ang apoy. Ay iyan ho ang problema dito sa Canada pag ganitong mainit na mainit ho. Usong-uso ho ang tinatawag na wildfire, ano ho? Ay yun ho, bali yun niya ho mga kaibigan namin doon ay lumikas na. Pupunta ho sila sa ibang lugar naman. Pinakamalapit na siyudad. Pero hindi siya city eh, 'di ba? Small town lang din. Uh-huh. Tapos ang problema ho doon ngayon sa kasalukuyan, ito katatapos lang ng mahal na rin na makipag-usap ay kuwan ho, pila sa gasolinahan. Ang haba doon ng pila ng line up sa gasoline station, ano ho? Parang dalawang oras na kapila sino? Si Rachel. Okay, naku po. Yan ho ang mahirap eh. Ay ang mahal na rin na nga ho kaninay naluluha. At ang mahal na rin na ay noong una ho siyang dumating dito sa Canada ay dito po siya unang pumunta sa Port McMurray. Yan. Ay sa mga matatagal na ho dito sa Canada, yan ho Port McMurray ay nakaranas ho din ng sunog ng wildfire. Ano ho? Ay ito. Si Ate Mi kasi ang lungkot kanina, naiyak tuloy ako kanina. Ito, kausap namin yung mga taga-Labrador. Nakaalis na kayo ng Labrador, ate? Bumalik daw sila. Sobrang traffic. Ay, nakapag-gasolina na kayo. Nasaan pa din yun? Oh my God. Ay, nakapag-gasolina ka. Nakapag-gas na kayo, ate? Nakapag-gas na. Si Renato daw, dalawang oras nag-gas. Nakapila sa gas. Wala pa, hindi kami magkagalaw. Oh my God. Ay, saan kayo pinalilikas? Sa Goose Bay? Oo, doon. Dala ko yung ticket ko. Sabi ko kay Howard, matutuloy kaya sila? Sabi ko ganun kay Howard. Sabi ko, bak mukhang 50-50 ang punta nyo dito. Anong hinihintay ni na ate? Okay. Anong hinihintay ni na ate? Ano?
hindi sila maka-enter eh. Kasi traffic. Kasi traffic. So, maubusan sila ng gas. So, pinatay muna nila ang sasakyan. Oh my God. Buti naka-impake na kayo. Nakita namin sa Kwan eh. Nakita namin sa Facebook Live, parang pinag-i-evacuate na nga kayo ate. Naka-live yung Town of Labrador. Force evacuation na, 'di ba? Parang asabi 9,000 eh. Nasa 9,000 na pala tayo diyan. 9,000 na pala ang tao diyan sa Labrador. Dami din pala. Marami na din pala. Ibig sabihin sarado ang daan ng pa-Quebec. Hindi sila makakadaan ng Quebec. Naandun ang sunog. Oo, kasi nasa Juan, nasa Bloom Lake. O sige, magbabike na at baka malubot ang mga yan. Ah, pasensya na ho kanina. Hindi ko alam kung saan naputol. At may natawag ho sa akin sa messenger ko. Nakaibigan ho natin doon sa Labrador City. Ay, Juan ho, mahaba doon pila sa gasoline station. Ay, tsaka palabas ng Labrador. Tsaka yung palabas ng Labrador, papunta doon sa pupuntahan nila na small town para doon sila mag-evacuate ay traffic ho daw. Yeah. Ay pinatay muna nila ang makina, no? Uh-huh. At para hindi maubusan ng gasolina. Kasi yung next gas station is Churchill. Ah, mahaba pa, ano? Uh-huh. Okay. Ay siya, ay gayon ho ang nangyari. Na-share ko lang ho sa inyo, ano? At kuwan pa lang. Yan, natunog na. 33868. Yun hong nadidinig nyo na natunog, yan yung aking speed detector. Kaya ho natunog yan, meron hong pulis sa likod natin o kaya sa harapan. Na nadidetect po. Malaking bagay po ito sa mga long drive. Yung pong mga pulis na nasa mga nagtatago sa gilid-gilid, madedetect po nito. Pag po tumunog ito, naglalaylo na ako ng speed. Kasi gusto ko lang maging totoo sa inyo. Siyempre, tao lang ho tayo. Pag ang speed limit ho ay 110, minsan naman ho hindi natin maiiwasan. O minsan napapasarap ho tayo ng takbo. Nagagawa nating 112, 113, 115, o minsan higit pa. Ano ho? Pero hindi naman ho natin sinasanay yon. Kaya nga lang ho yung kagandahan itong aking speed detector, eh makakatulong ho ito sa amin, ano ho, o kaya sa inyo kung gusto nyong magkamero nito. Sinandihan na niyo, pinakover na sila ng ano. May pinakitang picture ang mahal na Reyna. Grabe. Dahil ho yung mga kaibigan namin sa Labrador ay isan doon ang set ng picture. Grabe, balot na ng usok eh, no? Ayun ho, na-share ko lang ho itong kwan. Ang pangalan ho nito ay Uniden. Yan. Pag ho natunog yan, ibig sabihin, may pulis ho na gumagamit ho nung radar nung kanilang pambaril para mahuli yung mga sasakyan na naging speed limit. Ano ho? Kwan ho lang ito. Parang nakakatulong ho ito sa akin na mamonitor yung speed ko. Gaya ho ng sabi ko kanina, pag ho ako'y nalampas ng kaunti at minsan tayo napapasarap ng takbo tapos ay may pulis na naka-activate yung radar, tutunog ito. So medyo maglalaylo po ako, ano? Yun lang po, na-share ko lang ho. Tawag doon, maiba tayo ng usapan habang papunta tayo ng Calgary, ano? Ay nakakaawa naman yung mga kaibigan namin sa Kwan, sa Labrador City. Hindi ho tayo makapag-vlog ng ayos at marami hong kwan. Tunog ho ng tunog itong aking kwan na detector, speed detector. Kwan pa ho, 2 hours pa ho papuntang Calgary. Gaya ho ng sabi ko kanina, dun ho kami makikitulog kina Tito Jason, ano ho. Tapos bukas, diretso ho kami ng Calgary Stampede, ano. Ano ba yung Calgary Stampede na yun, mahal na Reyna? Ano bang pagkakaalam mo dyan? Rodeo Festival. Yeah. Okay. Tapos may entrance na yun. Magkano bang entrance? For, sa parks lang.
Ay, ipapakita ko sa screen. I-send mo sa akin. Tapos, ipapakita ko sa screen yan. Yung mga yung general admission sa parks, 25, senior 17, okay, children 16, ganyan. Pero pag manunood ka ng mismong rodeo, ano, yung mga may ano, kabakabayo, mga ganon, nasa 100 plus. Tapos pag sasakay ka ng mga rides, bukod pa yun. Bukod pa yun, yes. Di ba? Okay, yan. Malalaman ho natin bukas, ano ha? Kung anong meron doon sa... Ibablog po natin yan. Malalaman natin bukas kung anong meron sa Calgary Stampede, no? Ayun nga po, eh... Maiba tayo, eh... Yun nga, may sunog doon sa lugar na aming pinanggalingan, ano? Sobra daw traffic, tapos puro usok na daw sa itaas. Hindi pa naman ho sa mismong lugar na yon, pero malapit na ho doon. Malapit na siya. So, pinalika. So, ini-advance lang, ano? Kasi syempre yung usok masama din sa kalusugan. Tsaka ano na lang, nung nag ano, nag-announce na evacuation, 20 kilometer na lang siya. 20 kilometer? Oo. Malapit na. Tapos ano, eh ano pa, windy pa ngayon. Ah, okay, windy, windy pa. Windy weather sa ano, sa Labrador City. Oo. Ang dami na pala ng tao ngayon doon, 9,000, di ba? Yeah. Kasi naka-live kanina yung town. Labrador City Town sa Facebook. Dito na ho kami sa Kuan, bandang Red Deer, ano? Bali, mga 1.5 hour na lang, ay Calgary na ho kami, ano? Napakaganda ho ng Kuan, ng paligid ngayon. Yan hong kulay dilaw na yan. Ano yung canola? Yan ba yung canola? Canola daw yan. Sure ka? Sabi nila. Yung petchay ko, di ba, bumalaklak yun ng dilaw. Ganda, may mga dilaw sa gilid na halaman. Ano kaya yan? Kanola yan? Yun yung parang nasa Saskatchewan. No? Medyo maayos ho ngayon ang weather. Katamtaman lang, ano ho? Eh, naghahanap ho tayo ng washroom. Nalampasan na natin. Maghahanap po tayo ng mga gasoline station dito at tayo ay magwa-washroom. At napapaihi na ho ako. Tapos makabili din ng kape. Ito, bali, kumanan ho tayo dito sa exit 368. Yan, bali maghahanap tayo dito ng maihian. Yan. Ah, ito. Pwede tayong maihi dyan. Ah, pwede. Sa McDonald's na lang tayo makaihi. So part pa rin to siguro ng Red Deer, no? Kasi one and a half na lang, nasa ko na tayo eh. Nasa 1.5 hour, nasa ko na tayo. Sa Calgary. Makikiihi lang naman eh. Mahal din ang gasolina dito. Kung makikita nyo ay $1.47 yan. Part na po ito ng Red Deer, ano? Bali, ang mahal na Reyna at saka si Utoy muna ang aking kwan, pinaiihi, ano? Yeah. Ang init ha. Pero malamig na, may hangin ho naman. Ayan, nandiyan na yung dalawa. Ayan, sunog na sunog kayo ha. Ayan. Ano ako muna ng CCR? Okay. Anong lugar to? Innisfail. Innisfail? So part nga ito ng Red Deer, no?
Ito, tapos na nga pala tayo mag-CR. Ipapakita ko sa inyo yung kwan ko ha, yung speed detector. Yan ha. Ito yung speed detector ko. Ito, yan. Nakakunik lang yan dito sa baba. Yan. Diyan lang siya nakalagay. Dapat lampasan yan sa may salamin sa likod. Para nakikita din niya yung likod. Para nasasagap yung likod, yan. Malaking tulong ho yan, yung ganyang speed detector, ano ho? At gaya po ng sabi ko, kasi minsan po yung mga pulis ay mga nakatago po yan. Tapos mga nakaabang. Tapos mga dala yung mga nakaready, yung mga pambaril nila, yung radar detector nila. Eh ito, tutunog po yan, wawangwang yan, pag ginagamit na ng mga pulis yung panghuli nila. So madedetect natin, ano ho? Alis na tayo. Yun, natakbo na uli po tayo, na. Papunta na po uli tayo ng main highway, yan. Init, ano? Mabuti na lang may hangin. Pero yung init niya, hindi kagaya nitong mga nakaraang araw, no? Nung Wednesday, Tuesday, grabe. Walang hangin, parang dry, parang kalmang-kalma. Kaya nga po kami nakabili ng swimming pool. Bali siguro 1 hour and 30 minutes pa nga po ang ating itatakbo. Nabanggit ko naman ho kanina, doon ho kami makikitulog kina Tito Jason, ano? Yung lagi nating kasama sa camping. Nakikita nyo naman ho yun sa mga vlog ko, no? Itong daan na to, dire-diretso na ho ito hanggang Calgary. Yan ang speed limit, maximum 110. Yan. Ito, tumatakbo po ako ngayon ng 110. Kaso minsan napapasarap tayo, mga 112, 115, yan. Summer na nga sa Alberta. Pero sa Toronto, mas matindi rin ng mga, mas mainit sa Toronto eh. Sa Ontario, no? Ano tingin mo? Sa BC. Sa British Columbia. Kasi nasa kanya maulan. Ah, maulan sa British Columbia o nga pala, no? Ay, kamusta kaya ang mga kaibigan natin sa Labrador City? Nakalikas na kaya? Yung iba nakalikas na. Yung iba hindi pa, di ba? Yung iba nakapila pa rin sa gasoline station, no? Kakilala, kaibigan, katropa, yan. Kiel, matulog ka muna dyan sa ligot. Pagising mo, doon na tayo. Ng palapit. Andito na po tayo sa kwan, Calgary na, ano? Bali, 19 minutes pa. Tapos 19 kilometers papunta dito sa bahay ni Tito Jason, ano? Yan, napakaganda ho ng weather dito sa Calgary para ding nasa Edmonton. Siyempre, summer na ho, ano? Dito sa Alberta, dito sa Canada. Mga bago rin yung bahay dito, ano? Talagang kahit sa lugar dito sa Canada, may mga bagong bahay, mga dine-develop. Pero sa pagkakaalam ko, ang Calgary, isa na rin sa medyo mahal na rin, ha? Medyo mahal na rin yung bahay. Mahal na talaga. Kasi meron po tayong subscriber, may mga viewers po tayo na lilipat ng Edmonton, yan. Diretso lang tayo, asawa ka? Okay, 17 kilometers, okay. Yeah.
Yun, malapit na tayo sa bahay ni Tito Jason. 1.3 kilometer. So magle-left tayo dito sa stoplight. Anong lugar to? Mahala rin eh? Pembroke. Pembroke? Pembroke Close, South, ano ba ito? Southeast, yeah. Okay. Southeast, yeah. Southeast. Parang medyo mga, hindi pala medyo, parang medyo luma yung bahay dito, ano? Sa part na to? No? Parang sa atin din, parang community natin sa Edmonton. Turn left on Pembroke, yung community natin sa Edmonton, mga luma din ang bahay, di ba? Pembroke. Yan. Tapos gigising bukas. Pupunta ng Stampede, yon. Calgary Stampede. Peace Bridge. Peace Bridge. Peace Bridge. Ang laki ng playground dito sa right side. Ano ba yan? Volleyball? Turn left onto Pembroke Close Southeast. Hindi ko pa alam. Turn left. Left tayo dito. Left. Okay. Ayan. Makikiraan po. Tapos left ulit. Kaso si Tito Jason nasa work pa yata eh, no? So time check, 7:12 ng gabi dito po sa Calgary, Alberta. Yan. Andyan na si Mikael. Kaibigan po din natin. Si paring Jason po nakatira sa basement. Yung nasa taas naman si Mikael. So kaibigan din natin yun. Yun, andito na kami. Yan, si Tito Jason. Kalalabos lang, galing trabaho. Ayan, ayan. Ano bang ulam natin? Merong lumpia. Merong minuto. Merong pancit. May pampanaw. Yan. Hindi ko nakita, hindi ko prep. Mahal na rin na, napapalaban na naman ng Marites ha, si Maring Rubi. Siya lahat na nagluto nito. Yan o. Yan. Anong kain na tayo? Sino pa rin Mikael? Kumain sila pero lalabas ito. Sige, lalabas sila mamaya. Ano? Yan, kainan na naman. Mamaya, makikilala nyo si paring Mikael. Yun naman ay nakikita nyo na sa ibang vlog. Sa ibang vlog ko. Kaso kararating laan ng parents niya tsaka kapatid dito sa Canada. Kaya hindi natin siya nakasama sa camping. Okay, yan. Okay lang. Okay lang yan, lamok. Kamusta tito ang trabaho? Ayos lang pre. Ayos lang. 4 hours lang eh. Yan. Oh, kain na. Baby! Pusa. Baby oh! Oo, sa kapitbahay yan. Oh, kain. Oh. Ito ka tarto. Anak. Oh, asa ba ang pusa? Ewan ko ba, takot sa pusa? Yan. Tito Jason, ikaw muna. Ikaw ay galing ang trabaho. Ano ka ba? Takot sa aso. Gusto ko pa rin Jason, simulan dumating ang asawa mo, puro kakain lang ngayon. Ano? Abay pre, hindi ka na nagluluto. Ano? Dito ka uhubo. Ay nako, hindi pa yan. Dito kung pag-uwi ko pa sabihin ko, what's for supper? Ah. So, kain tayo, kain. No, talagang nagluto pa ang Tita Ruby. Nagluto pa ang Tita Ruby, oh. Yan, Shanghai, Minudo,
Tapos ay Pancet at saka Pampano yan. Binabaga lang ko ho yung pagbibideo at para hindi ho kayo mahilo, no? Yan. Ay siya, babanat na ho tayo ng kain. Ito ho, nakakuan nga pala ako. Naka-labrador ako na damit. Yan, yan. Ito ho yung uniform namin doon sa basketball. Ano? Yan, Labrador. West. Ano to? Labrador West Men's Basketball. Yan. Yan, sana ho yung mga kaibigan namin dyan sa Labrador ay keep safe. Ano ho? At talagang lumalala ang sunog eh. Ano? Yan. Yung iba na sa church and yan na lang. Yan. Dito Jason, tara na. Okay. Yan ako para matanggal yun ang mukha. O, kain ho tayo. Kuwawa mga taga-Labrador eh. Talagang hindi mo rin masasabi ang sunog pare, no? Okay. Kuwawa sila. Nakita ko sa ano ni Maring Joy. Naglakas pa ng usok nun. Kain ho tayo, kain. Tash, kumalitan doon tayo, Tash. Ay, kain na tayo. Maring Dube, din mo. Tapos, ubusin tayo ng lamok. Dito Jason, kaya na. Usok na yan. Ayan, usok na. Unang upo ng Tito Jason. Di, okay na. Dito, dito. Dito, dito. Dito ako sa kapila. Dito ka. Ay, dito ako sa harap. Ano yan? Dito may upuan na. Upuan dito. Dito ang sabi upuan, no? Dito ako sa kapila. Sa-end. Ako na may sentro. Ay, yun. Pagka sentro na naman. Sana? Taba-taba talaga ako nung nagkampas ka ng gano'n. Kaya nga. Grabe yung lamok doon. Kain tayo. Ako natin ito. Yan tayo. Mars, lalo na ng August. August kasi ilabok talaga. Ay, mas lalo oh. Pagdaling na tayo. Ay, naku. Wala na yung pumutok tayo. Naman, wala na yan. Lamok. Kain mo, kain. Ay, ikaw po. May pa-fireworks. Baka mapunta eh. Ano mo pa dun sa dulo? Na-overwhelm ako. May pa-fireworks pa. Hindi naig pa yung something. Naka-video. Kain na. Maring Robby, yung mga amiga mo sa Dubai. Hello sa mga amiga ko dyan. Kain tayo, happy kami. Namimiss ka na rin mga yan, ano? Siyempre. Wala na silang tagalito. Kailan years ka doon? Ako matagal yun. Hindi ako nakulitong tulok ba? 2015, start na yan. 16? Matagal. 15. Ah, matagal. 2011, nagstart ako. 9 years. 9? Tapos umuwi ako. 10 years. 16. After ko lang Singapore, doon na, 2015, pero tuloy na. Hindi na ako niligawan. Hmm. Atay, sarap. Okay lang yung ulam tayo. Opo. Yung katawan ni Jason, pa, sobrang payat pa kay Ken. Dati yung katawan ko parang ano eh, parang si Derbs. Parang lilipa rin. Nag-diet lang ako eh. Payat ako dati. Parang gano'n ba naman? Buti na talaga nag-quit. Yon, tapos na kaming kumain, no? Yun yung sunog. Okay. So, andito kami sa backyard, yan. Andito kami sa backyard, sa patio. Patio ba? Patio? Patio. Patio, yan. Yung apple, green pie. Yan. Meron sila ditong green apple dito sa backyard nila. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ah, so parang naunahan kayo ng ibon eh, no? Oh. Yan, apple daw to eh. Yan, green apple. Tapos sa banda doon, merong raspberry ba yan? Raspberry.
Oh, northern. Oh, doon. Taas. Yan, raspberry daw yan, ah. Raspberry. Yan. Yon, tagay muna ho tayo, pampahimbing ho ng tulog, ano? At kasama ho natin ang ating mga kaibigan, mga tropa, ano? Yan, si Paring Jason, si Maring Ruby, si Maring Vanessa, tapos ito, mag-utol yung dalawa, si Chini, at saka si Mikael, yan. Pre, salamat sa inyo, ha? Sa inyong pagpapatuloy. Tapos bukas ho, kami ho din ang magkakasama sa Kwan, sa Stampede. At lahat ba tayo first time? Tayo lang. Third time. Kayong mag-asawa ay third time na sa Stampede. Yeah. Tapos tayo mga first time. Ano? Ayan. Yan, samahan niyo ho kami bukas at ipa-vlog ho natin yan, yung Stampede ho dito sa Calgary. Yan. Tagay. Tagay ho daw. Relax. Ano siya? Umiinit ah, ano? Mainit itong tequila eh. Nakadam ko din eh. Minta to. Pero ang tagal maubos, no? Kaya pa eh. Kaya na pala eh. Nakay lang oras na tayo. Isang oras siguro may get. Ganyan yung tsura ng bahay namin doon. Ah, yan. Lagyan mo nagpipiknik. Medyo mataba ka naman dyan. Pero siyempre, picture lang yun. Pero kung doon sa, parang yung dating ko lang sa alas. Ano ba yung COVID na po na rin? Ano ba yung COVID na yun? Ano ba yun? Yung 5 yun. Pag KG yan po, nung nasa Dubai ako. 5 ka. Sabay-sabay kayo nagpunta ng Dubai. O doon lang kayo nagkakilala. Nung kapalata si Jason eh. Sa October ka? Nauna kaya ta. Nauna ako nung October ko eh, month sa pwede. Ako pinakauna, 2014. Iba yung Chili's. Chili's, yeah. Sa Victoria kami. Tapos, nakita-kita kami hindi sa accommodation niya. Kasi, lumabag ako sa accommodation, sila nasa branch na kung saan sila nagtatrabaho. Ako, nasa 3 days pa ako sa accommodation bago ako na ilagay sa branch kung saan ko sila nakilala. Tapos, siyempre, Pilipino, nakita-kita. Tapos nagkayaan kami na, uy, siyempre bagong dating. Sabi, uy, nangangailangan sila ng bahay. Sila yung may bakante. Kaya sila Mika, ng time na yun, sabi, uy, kukuha kami ng bagong unit. Ito yun. Noong araw na yun, meron pa ako ano eh, parang ilang pakete pa yata at yung mga magandang lighter pa, yung mga mamahal. Zipo. Kinakot ko lahat yun. Uy, hindi. Alam ko kung bakit naon ayaw na mag-yosi, pinagbawalan ko yung bibig. Hindi. Maliban yun. Oo, diba? Pero inuman na tayo na naliligan ako sa kanya, nabanggit na yun. Pero meron tayo isang araw na gumising ako na yung ubo ko. Yung parang, hindi ko na, wala nang hangin.